Ang susunod na programa ay may thematic senang hindi angkop sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ay kailangan. Lucky day, lucky day. This is your lucky day if you pass this text to 10 people. You will receive. Send. Send. Hindi, chain text. Suswertehin daw ako kapag pinasa ko sa 10 tao. Naniniwala ka naman. Hindi, no? Hindi ko alam kung bakit nagtitext sa akin ng ganito si Sara, eh. Sara? As in, Sara si Raulo? Ay, sabi ko na nga, babe. Kaya lang naman nagtitext sa iyan kasi may gusto sa sayo. Chain text lang talaga, kaya siya nagtitext sa akin. Yeah, right. Tina! Yo, Meng! Hi, Mark! Hey! Hey! Na balita. Meron. Alam mo ba, palaging nagtitext ng chain message si Sara kay Mark. Uy, Meng, mukhang papadala ng mga chain messages na yan, ha? Hassle, eh. Sayang sa load, pare. Teka lang, Tina. Eh, ano naman kung nagsisend si Sara ng chain text message lang kay Mark? Eh, hindi ba obvious? Eh, di may crush siya kay Mark. Alam mo, lapitin ka talaga ng mga weird. Itong si Lindy, alam ko may crush din sa'yo, eh. Shut up nga, Tina! Bakit? Alam mo, halika na. Pumunta na tayo sa kantin. That's my boy, ah. Hindi, huwag na. Hi, Mark. Nakuha mo ba yung text ko sa'yo? Oh. Sige, ipapasa ko. Uy, huwag mo patulang ang sara ulo na yan. Baka masira din ang ulo mo. Sorry. Okay. Sino sa inyo makakapagbigay pa ng ibang halimbawa ng pamahiin? Okay, Sara? Ma'am, kapag nanaginip po na natanggal ang ipin,
sa panaginip may mamamatay na mahal mo sa buhay. Very good. Sino pa? Yes, Tina. Meron ka bang gustong ibahagi? Wala, ate. Wala? Bakit? Hindi mo na naman nagawa assignment mo, no? Eh, ate, hindi naman totoong pamahiin eh. So what's the use? Tina, sa classroom na to, teacher ako ha. Estudyante kita. Kaya huwag mo akong tatawaging ate. At sa susunod, tumahimik ka kung wala ka naman sasabihing maganda. Labas nyo na ng mga assignments nyo. Dali, check ko yan. Come on. Tina, ang gagawin mo sa bag ni Mark? Stop. Sino pa makakapagbigay ng example? Joey? Joey? Ma'am. Bawal daw dumaan sa ilalim ng hagdanan. Kasi malas. Pwede. Very good. Sino pa? Ma'am, ako okay. Po. Pag may dumaan daw pong itim na pusa sa harapan mo, may masama pong mangyayari. Very good. Ma'am? Okay, Tina. Masama ang gumamit ng cellphone sa classroom. Diba, Sara Ulo? Tigilan niyo yan. Tama na. Sorry po. Ate, hayaan mo na si Sara. Sa text lang kasi nakakaloko yan. Baka nagsisend na naman ng mga inventong chain text niya. And speaking of pamahiin, totoo bang pamahiin sa chain text? Eh, bakit si Sara? Malas pa rin. Stop it. Tigilan niyo na nga yan, sabi. Tina, bakit ba gusto mo siyang pinagtitripan niya si Sara? Wala lang. Feeling kasi siya eh. Bakit ba? Mas nakakatawa to. Kukunan natin ang katangahan niya. Tapos ilagay natin sa YouTube. Kikita tayo. Tina, libre ang YouTube. Sira. Shhh! Kung mabasag. Ayan na siya. Kala niya talaga si Mark ang katext niya. Feeling. Mark? Hello? Hello? Mark, ikaw ba yan? Caught on camera! Ayan o! Tingnan mo sama mo. Sobra na yun, ha? Alam mo, unstable yun si Sara eh. Baka mamaya, mangutin din. Hayaan mo na! Biro lang naman eh. Sa bad joke, Tina. Should say sorry. Okay, fine. Habulin natin si Sara Ulo. Sorry tayo. Alam mo, Ming, nilibot na natin yung buong school. Nasaan ba yung cellphone mo? Dito lang tayo tumambay kanina eh.
Tingnan mo dyan. Wala, wala. Wala dito. Alam mo, bumili ka na lang kaya ng bagong cellphone, May. Eh, hindi pwede. Mahalaga sa akin yun. Eh, tara na. Kasi may Dota tournament pa tayo, eh. Walang iya ka, Mark! Kala mo kung sino kang gwapo. May araw pa rin. Ikaw pati mga kaibigan mo walang kasigsama! Sara, okay ka lang? Uy, relax ka lang. Ano yung mga pinagsasabi mo? Tumangapit! Tumangapit! Sara, mag-ingat ka! Sara! Ang sama niyo! Mag-ingat ka! Ang sama niyo lahat! Sara! 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 Oh my God! Tinawagan ko na yung mga magulang ninyo. Susunduin na kayo maya-maya lang. Sigurado ba kayo yun lang talaga nangyari? Nakita niyo siya na off balance, kaya nahulog siya galing sa rooftop? Ma'am, kasi po ano eh. Oo, ate. Nakita namin siya, nasa baba na siya. Opo. Aksidente lang po yun nangyari. Sinamahan lang ni Joey para hanapin ang cellphone ko. Ito. Cellphone. Salamat. Marado ang mga messages, ha? Oo. Oh, binura ko kasi puno na yung cellphone. Hello? Sige. Dead on arrival na si Sara sa ospital. Hindi. Hindi pa rin ang mga pakali. Tina, aksidente lang yung nangyari. Pero sana kung hindi ko siya pinagtripan sa library nung gabi na yon. Okay, fine. Alam mo, siguro nagigilty ka lang dahil sa pambubuli mo sa kanya. Pero alam ng Diyos na ayaw mo yung nangyari. Oo. Laro lang naman yun eh. Oh my God. Uli na lang pala si Sara. Wala siyang mga kaibigan o pamilya. Kikitira lang pala sa ninang niya. Awa na pala siya, tapos pinagtripan pa natin. Teka, teka. Anong natin? Ikaw lang yun eh. Okay, ako. Pero nakakawa pa rin siya. You know what? It's too late for that. Tsaka hindi mo rin naman kasi alam eh. And besides, alam mo, hindi pwedeng malaman ng kahit sino kung ano yung totoong nangyari. Kasi kahit hindi ikaw may kasalanan, ikaw ang sisisihin nila. Alam ko. Look, alam mo, hindi ko rin naman kasi gusto na pinagtripan natin siya eh. Kaya lang, Tina, huwag mo na maisisilat sa sarili mo. Kung ganun, edi dapat sinisi na rin natin yung janitor na hindi nagpadlock ng rooftop. Kaya yung eskwelahan natin dahil wala silang mataas na harang dun sa rooftop natin. Okay. Sige. Pero... Natatakot ako. Diba pumunta tayo sa burol niya? May kimento yung ninang niya sa akin. Sabi niya, weirdo talaga si Sara. May kakaiba daw sa kanya. May ilay daw silang barang. Tina naman. Sa mga pamahiyan nga, hindi ka naniniwala sa mga babarang pa kaya? Kasi... Parang may nararamdaman kasi ako eh. Parang may laging nakabantay. Alam mo nang tawag dyan? Konsensya.
Alam mo, pahinga ka na nga. Kita na lang tayo bukas, okay? Good night. Tina, are you okay? I'm okay. Papasok ka ba bukas? Kasi kung hindi mo pa kaya, baka shocked ka pa sa nangyari. Okay na ako, ate. Tulog ka na. Love you. Okay. Sino sa inyo makakapagbigay pa ng ibang halimbawa ng pamahiin? Okay, Sara? Ma'am, kapag nanaginip po na natanggal ang ipin, sa panaginip may mamamatay na mahal mo sa buhay. Very good. Sino pa? Isip kayo. Sino pa? Yes, Tina. Meron ka bang gustong ibahagi? Wala, ate. Tina? Nagdudubo ka! Tina? Mahala ko sa boy na mapapahangak. Tina, hindi totoo ang pamahiin. Sus, alam mo siguro napapraning ka lang. Eh, paano mo mapapaliwanag to? May natanggap akong text sa kanya. Tinawagan ko yung ninang niya. Sabi niya, nawawala yung cellphone ni Sara. So, kanino galing to? Tina, edi yung paliwanag mo. Nawala yung cellphone ni Sara, tapos may nantitrip sa'yo. Teka nga, akin na nga ano ba sabi? Ako si Sara. Patay na ako. Ikaw may kasalanan kung bakit ako namatay. Ipadala sa 100 kaibigan, hindi mawawala ang sumpa hanggat hindi ito nagagawa. Demanding, ha? Ilan daw? 100 kaibigan? Sa Facebook, meron akong 1,000 kaibigan. Pero isa yung tunay kong kaibigan. Isa lang ba? Ako lang ba yun? Hugok yung aso ko. Makakatambay ko lang kaya kayo. Hindi kayo nakakatawa. Tatakot kaya ako. Ayoko nang may pamahamak, no? Tina,
baka nga may natitrip lang sa'yo. Tsaka kung sakali sa ka naman hanap na 100 kaibigan, no? Oh, tatlo na tayo. Isa, dalawa, tatlo. So, 97 na lang ang kulang mo. Pero ang hirap naman yun, di ba? Papasa mo sa 100 tao. So, sila magpapasa rin sa mga kaibigan nila. Ngemas. Aso kung hindi marunong mag-text. Mukha kayo magpiro. Nanaginip ako na natanggalan ako ng ipin. Baka ibig sabihin... Tina, ikaw na nga nagsabi. Hindi totoo ang pamahiin. Hindi totoo ang sumpa. Hindi naman ito mangyari kung hindi ka maniniwala eh. Tina! Kanina pa kita hinahanap! Uy! Ito na yun. Ito na yung sinasabi ni Sara. Napakawag na yung kapatid ko. Ito na yun. Aksidente lang yun. Aksidente na naman? Hindi aksidente yun! Ginagantihan ako ni Sara! Okay ka lang? Ba't ka naman gagantihan ni Sara? Dahil ako ang dahilan kung bakit namatay siya! Pinagtripan ko siya! Tinakot ko siya! Kaya tumakbo siya sa rooftop! Tapos... Nahulog siya. Tama na. Alam naman namin na hindi mo gusto yung nangyari. Sorry na. Sorry na talaga. Sorry na talaga. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi may crush din ako sa'yo. Tapos binibigyan mo pa ng pansin yung... Saan ka pupunta? Tare. Hindi mo totoo nga. Bumulto nga si Sara. Alam mo, feeling ko ginagantihan niya si Tina eh. Imposible. Feeling ko, nai-guilty lang itong si Tina kaya nangyari itong mga ito eh. Pero, pre, sama ng ginawa ni Tina. Tinago niya pa sa atin. Eh, malay ba niya? Eh, lahat naman tayo nagtitrip. Katuwaan lang. Pero pare, kung tutusin mo, weird naman talaga yung Sara nun eh. Ikaw lang naman pumapansin. Eh, di ba type mo si Sara Ulo? Dahil naawa ako sa kanya. Tsaka dati, binubuli din ako sa States eh. Pero Ming, hindi ko type si Sara. Ano ka ba? Kadiri ka naman. Asus! O eh, sige. Ano plano mo? Ganun. Meron ako idea. Oh, bukas, magkita-kita tayo sa school. Ben, sabadong-sabado, mag-iaya ka pa. Basta! Uy, sige. Ito ay takit sa ilang bukas. Kailangan ko palinisin tong pupo ni Shadow eh. Bawal daw magwalis paggabi. Malas. Walis-ting-ting naman tong gamit ko, pare. So, ibang-bang usapan na yon. Bahala ka. Sige, ikaw. Shadow, ano ba? Ang ingay mo. Ah, kanina ka pa. I'm sorry. Kung naging mabait lang ako. Hindi niya na sana nadamay. Sina Joy at Tina? Si Tina, papunta na dito. Sinisigurado lang niya na okay na yung ate niya. Teka, Mark, ano ba yung plano mo?
Gusto kong magkasama tayo kapag ginawa yung plano ko. Simple lang. Para masolve natin yung problema ni Tina. Sabi kasi dun sa text na kailangan yung padala sa 100 na kaibigan. Parang imposible naman ata yun. Mismo. Wala namang sense ang chain text eh. Huh? No sense? Ginagawa ang chain text para kumalat. Kaya dapat madaling gawin ang conditions nito. Dahil kapag hindi ito kumalat, sira ang sumpa ng chain text. Titigil ito sa una niyang pinadalan. Teka, diba si Tina yun? Ibig sabihin mapapahamak siya, tsaka yung mga taong malapit sa kanya. Mark, tayo yun eh. Alam mo, Lindy, minantitrip lang kay Tina. Hindi ito ang sumpa. Tingnan mo, di ba masama dumaan sa ilalim ng hagdan? Oh, tingnan mo. See? Wala naman nangyayari sa akin eh. Oh, di ba? Oh, Joey. Ho? Oh. Sige po. Bakit? May nangyari kay Joey. At sa'yo din. Nagsimula sa ate mo, tapos si Joey nilaban ng aso. Tapos si Mark. Tapos... Basta mo na susunod. Di na natatakot ako. Cellphone ni Mark to. May sinasabi siya bago siya mawala ng malay sa akin. Tignan mo yung call register. Sinubukan niyang tawagan si Sara. Anong gagawin mo? Kailangan na matapos to. Hindi ka papapasok. Gusto kitang makita. Alas 12 ng gabi. Ito na ang katapusan ninyo. Tina, anong nangyari? Kailangan ko bumalik sa school. Tina, umuwi na tayo. Hindi pwede rin. Ako nagsimula nito. Kailangan ko nang tapusin. Kailangan ko na siyang harapin. Bago ka pa mapahamak. Kung gusto mo, umuwi ka na lang. Hindi kita iiwan. Best friend kita. Wala na sumasagot. Tina. Narinig mo yun? Andun yung cellphone niya. Nakita tayo sa library.
ikaw lang. Hindi na, hindi kita iiwan. Hindi pwede. Kailangan natin sumunod sa utos ni Sara. Pero natatakot ako. Huwag mo akong iwan dito. Wala tayong choice. I'm sorry. Alam ko, masaway ako. Alam ko, bad influence ako sa'yo. I'm sorry. At salamat na naging true kaibigan nila. Naging true friend. Sorry. Nakailangan man mangyari to dahil sa'kin. Tina, mabait ka naman eh. Nagtatanggol mo ako kapag kailangan kita. Tsaka kapag mali ako, nandyan ka para sa'kin. Pero bakit kailangan mangyari to? Alam niyo akong pagkakamali na kailangan kong ayusin. Kailangan kong harapin. I'm sorry. Inuutos ko sa'yo? Naisan mo na ba sa 100 mong kaibigan at ex ko? Isang na kaibigan. Konti lang kaibigan ko. Konti lang kaibigan mo? Pero meron ka pa rin kaibigan. Ako wala! At yun lang ang ginusto ko! Yun lang! Pero ano ginawa mo? Magdusa ka! Magdusa ka! Laban na! Tina! Hindi ako si Tina! Sana to. Ano ka? Sana. Dito, abutin mo ang kamay ko at sasabihin ko sa'yo. Hindi! May ka lang! Kung sino ang may sala, siya dapat ang magdusa para mawala ang sumpa! Tina!
Hindi ako kasing sama mo, Tina. Hindi ka mamamatay! Pero habang buhay kang magdurusa. Tina, Tililings! Tabi ka nga dyan. Tina! Kaya mo na siya, Lin. Baka niya tayo maging kaibigan. Kaya mo na. Iba na siyang best friend. Magandang araw. Babala sa magulang at manunood. Ang natapos na programa ay pawang kathang isip lamang. Hindi layunin ng programang ito na isulong ang paniniwala sa chain letters at sa paniniwalang may dulot itong kababalaghan. Ang manunood ay inaanyayahang maging mapanuri ayon sa siyensa at kanilang individual na paniniwala.